Hello mga ka-so weird. Magandang araw sa inyong lahat. November na ngayon, no? November. Malapit nang mag-December. So happy. Ito yung mga pinaka inaabangan ng mga driver, eh. Kasambahay, lahat naman ng mga empleyado excited sa December kasi nga dahil sa 13th month pay. Ah. Buhay driver. Happy. Dahil makikinabang yan ay ang ating mga kanya-kanyang pamilya. Pero bago ang lahat pala, pa-shoutout kay Ilong TV. Ayan, Ilong TV, ito na yung request mo. Pero hindi lahat nagiging masaya sa December na yan. Nyeta. Kasi mayroong mga amo, mga boss na hindi nagbibigay ng 13th month pay. Bullshit. Kawawa yung marami akong kakilala mga driver kahit sa village na pinagtatrabahoan ko. Bullshit yung mga may mga iba, yung ibang mga Indiano na nag-hire ng mga driver, yung ibang inaabot na ng 5 years. May kakilala nga ako, 8 years na sa amo, eh. 8 years na sa amo, pag nagbigay ng 13 month pay, 2,000 lang. Batas po yan mga amo, sino mga boss dyan na hindi nagbibigay ng 13 month sa kanilang mga tauhan. Nga hayop kayo. Alam nyo naman na batas yan, eh. Dapat tinutupad nyo yan, eh. Yan lang yung magpapasaya sa aming mga empleyado, yung mga driver, lalo rin mga kasambahay, mga maliliit lang ang mga sahod. Tuwan-tuwa na yan, eh. Dahil siyempre makikinabang yan ang pamilya. Dapat mga binibigyan niyo yung mga tauhan niyo, eh. Kami mga driver, kayo sa buong taon namin kayong pinagsisilbihan, pinagda-drive. Nagiging magaan ang buhay niyo araw-araw kasi nakaupo na lang kayo diyan. Pinagda-drive namin kayo. Hindi niyo na kailangang mag-ikot-ikot para maghanap ng parking, basta bababa na lang kayo ng sasakyan. Tatawagan niyo na lang kami. Nandito na ako. Kami, nagpapakahirap kami. Hindi biro yung ipag-drive namin kayo, iisipin namin yung comfort ninyo. May mga amo pa na mga masiselan, kailangan laging malinis talaga ang sasakyan, kailangan hindi ka malulubak, may mga iba-ibang klase ng amo. Kaya medyo mahirap yung trabaho ng driver, ha. Tapos yung iba dyan, hindi nagbibigay ng 13 month pay. Yung ibang mga katulong, walang mga 13 month pay. Samantalang yun ang nagbubuhay sa inyo, pinapakain kayo araw-araw, inaasikaso kayo, ultimo yung ibang mga amo yun, pagkuha lang ng tubig, hindi pa magagawa, eh. Maraming ganito, eh. Senyorita. Kaya sana man lang, kahit sa ganung paraan lang, sundin nyo, ito pa rin yung sinasabi ng batas, magbayad kayo ng 13th month pay, para magiging masaya naman yung mga tauhan niyo. Kawawa yung mga ibang mga ganun. Ginakatanggap, paano magiging masaya yung Pasko nila? Kaya tayong mga driver, mga iba pa mga empleyado dyan na nakakatanggap ng 13th month pay, mapalad tayo dahil sumusunod sa batas yung mga amo natin. Kaya advice ko dyan sa mga kapwa ko driver o kahit si anumang mga trabaho nyo, pag pumasok kayo ng trabaho, sa interview pa lang, kasi depende kasi yan, pwede magpapasa ka ng resume, or na meron kasing direct na makakausap talaga amo, interviewing kay. Sabihin niyo doon yung mga dapat. Huwag kayong oo. Huwag tayong maging ganyan para tayong nagiging tanga diyan, eh. Lalo pat matagal ka ng driver, yung alam mo na yung pasikot-sikot. Huwag kang basta lang oo nang oo, dapat sabihin mo, ma'am, meron bang 13th month pay? Nagbabayad ba kayo? Meron bang SSS, may mga PhilHealth, may mga benepisyo ba, ganun, para may pinag-uusapan kayo, para at least alam mo kung hindi sila nagbabayad, eh, nasa iyo na yan kung papasukan mo pa rin o hindi. Kasi ako ganyan ako, mga kasuwerd, eh. Pagka marami na ako naging amo, yan talaga, pagka in-interview ako, talagang tinatanong ko yan, nagbabayad ko ba kayo ng 13th month pay? May SS ba? Ganon, mga benepisyo, may overtime ba? Ganyan. Pag nag-day off ba ako at ginagamit nyo
yung araw ng day off ko, nagbabayad ba kayo? Ngayon, anong araw ba ang day off ko? Ang day off nyo dito sa mga driver, ngayon, Linggo kasi ako, ayaw ko na lang, hindi ako nakakapag-day off ng Linggo. Linggo talaga pag, may mga driver ha, may mga driver na hindi pinapayagan ng amo na mag-day off ng Linggo. Kaya napipilitan yung iba mag-day off ng Lunes, yan. Nasusunod ang schedule ng amo eh. Ako, hindi ako pumapayag ng ganun. No way. Kailangan, ako masusunod sa day off ko. Gusto ko Linggo. Yun, tinatanong ko lahat yan. Di, okay na. Mayroong mga amo na walang ya. Hindi nila sinusunod yung usapan nyo. Kaya ako, ang ginagawa ko, pagka ganun, nakaramdam ako na, uy, usapan namin ganito ha, ganito, ganyan, ganyan. Wala, iniiwan ko. Iniiwan ko talaga. Kaya, jackpot ngayon, ito, tumagal ako dito sa bus kong to kasi talagang maayos, napakabait. At lahat, binipisyo, nagbibigay talaga siya. Yung mga pagkain, parking, wala akong kaproblema dito sa trabaho kong to. Napakabait ng boss at saka nag-i-increase ng sweldo yun. Sarap, sarap ng buhay. Hindi katulad ng mga ibang naging amo ko na may mga naging amo ako ng mga balasubas, mga walang kwenta. Kasi nga, ayaw magbayad ng mga benepisyo, yung nasa batas. Kaya iniiwan ko talaga yun. May mga driver na walang choice talaga kasi hindi ka agad makapaghanap ng trabaho. Kaya napipilitan talagang pumasok. Pero habang nandun sila sa amo nilang walang iya, hindi nagbabayad ng 13th month pay, naghahanap yan ng paraan na makapasok ng ibang trabaho. Yan, ganun lang kami mga driver. Katulad ko, noon dati, magka-problema ako, ang amo, magdambag na lang kami, naabot kami ng alas 4 ng madaling araw, hindi nagbabayad ng overtime, tapos wala pang 13th month pay, tapos napaka-stricto pa. Habang nag-drive ako, pinagtsatsagaan ko lang. Pag nasa parking kami, may mga mamimit ako mga driver. Yun, kinakausap ko, baka may ano dyan. Baka may alam ka, naghanap ng driver. Ganun lang kahirap. Ganun kahirap. Kaya, kayo dyan, kung may makapanood ba ng video na to, na may kaya sa buhay, na may mga driver, syempre, hindi mapapanood to ng mga magulang nyo. Baka mayroon makapanood lang nito, mga kabataan ba, na medyo mayaman kayo. Kumustahin nyo naman yung mga magulang nyo. Dapat alam nyo rin yan. Yung mga kasambahay nyo, mga driver nyo, check nyo rin kung binabayaran ba ng mga nanay, tatay nyo ng 13th month pay. Kasi yun lang makapagpapasaya sa amin mga empleyado sa buwan ng December. Ang laking tulong yan para sa pamilya. Magiging masaya ang pamilya namin. Huwag kayong manghinayang dyan sa pera. Yun, ang yaman-yaman yun. Nyeta. Nakakapag-hire nga kayo ng driver. Tapos yung 13th month pay lang sa isang loob lang ng isang taon, hindi nyo pa maibigay-bigay. Buisit kayo. Kung sino man yung mga amo na gano'n, mga buisit kayo. Bayad kayo ng maayos sa mga driver nyo, sa mga kasambahay, sa iba pang mga empleyado nyo. Para patas naman ang laban. Pinagsisilbihan namin kayo eh. Tapos, hindi kayo magbabayad ng tama. Yun lang. Shout out sa lahat ng mga driver dyan na sana magiging masaya yung Pasko nyo. Sana mabayaran kayo ng 13th month pay sa ating mga kasambahay dyan, sa mga amo dyan na hindi nagbabayad ng 13th month pay, sana magbayad na kayo para hindi nakakaya sa mga sarili nyo mismo. Dapat makonsensya na rin kayo sa mga sarili nyo. Yung iba dyan, napaka feeling pa pag makipag-usap sa mga kaibigan nila. Ganun, yung mga amo eh. Akala mo napakabait eh. Pero pagdating sa mga tauhan niya, walang hiya pala yun. Hindi nagbabayad ang 13th month pay. Paano ka magiging mabait nun? Yung iba, sinasabi, mabait naman kasi yung amo ko. Tangin ang kalukuhan niyang rason na yan. Kung mabait yung amo mo, sinusunod niya dapat yung batas. Kasi yung batas na yan, para yan sa mga empleyado. Yan yung nakakabuti sa empleyado eh. So kung alam niya na dapat magbayad ang 13th month pay, pero hindi siya nagbabayad, hindi mabait yun. Gago yun. Buhay driver! Need your first diaper.